gentlemen, mga best swap, we're back to the last final day. I mean, last day ngayong week na to for our Just ML Cup Challengers Edition. This time, ang first series na mapapanood natin is gonna be a battle between Sana Makapasok at Kingpins. Kami nga pala magiging shoutcaster nyo for this first series. Kuya Zeus, and together with me is Ate Chantel. Okay, good afternoon guys. Welcome back ulit. Last day na natin for this week. So, take care. It's Friday. Pero anyways, dito muna tayo sa laban natin ngayon. The blue side natin is Sana Mapasok. While for the red side, that is going to be Kingpin. So, for Sana Mapasok, nakita natin sa mga previous games na medyo may part. Minsan, sobrang lakas may part din na parang minsan kumakalas yung team nila. Exactly. Pero anyways, for Kingpins, bigla silang nag-evolve dun sa mga laro nila. Oo, oh, tama ka dyan. Napakalaking pagbago. Especially to si 619 ng Kingpins na nakita natin na nag-iba na rin ang kanyang mga galaw. So, yun, nagle-level up din sila. For Sana Makapasok, para sa akin talaga ito yung mala roller coaster na team dito eh. Minsan nga tama ka dun, malakas. Minsan hindi. Minsan bugbog na bugbog. Minsan kaya naman lang dominahin ang kalaban. So, medyo naninibago din ako sa Sana Makapasok. Napakahirap nila i-predict. Especially ngayong group stages na to or ngayong season na to ng Challengers Edition. Pero eto na, Claude and Natalia has been taken out dito for Sana Makapasok. At last one ban pa for Kingpins together with the, sino to? Kaja. Ayan, nao. Oo. Kaya, sino siguro dito for Kingpins, pwede silang mag-ban ng Selena, goods na rin. Para if ever, since na ba naman dito si Natalia, automatic wala na pong words dito ang Selena. So anyways, for Sana Makapasok, possible kumuha sila dito ng, pwede nga si PNK eh, meron team na pag na-open. Oo nga, no? PNK parang kinuha agad. Pero anyways, for this team, pinrayan nilang kuhanin dito ay isang Valir. Oo nga, no? So tulad nga sinabi mo, PNK is a good choice din nga for first pick. Pero for Kingpins, feeling ko since open yon, sila na lang ang kumuha kung sakasakali or kung sana yung confident sila na may PNK sa kanilang lineup. Or else, baka alam din naman nilang pangontra sa PNK kaya hindi lang din siguro nila muna i-pick. At heto naman, Esme and the Thumbs na lang ang pinili nila. Ano to ha, for Kingpins, kapag binilang natin lahat ng lahat ng laro nila na na-open si Thumbs, parang automatic kinukuha nila si Tapos kasi this time, pupuhanin pa rin nila together with this Esmeralda. For Sana Mapasok, ganyan sinabi natin na PNK. So, maganda na agad to for them. Medyo kulang na nga lang sila sa firepower pa. Wala pa sila yung free hitter. So, possible dito for... Okay, Hanzo. For Sana... Medyo ano no, parang ha, alam mo yung pinataong bilo-bilo, ang daming sahog na parang bagay, pero pag tinikman mo, masarap. As ahul, no? Oh, pag as ahul na, masarap na siya. Pero pag iniisa-isa mo lang yung mga sahog niya, hindi siya masarap sa panlasa eh. Pero parang gano'n na nga, good description na rin ngayon for Sana Makapasok. Kahit din ako, parang iba ang direction ng draft pick nila, no? Very first thing, nag-first pick sila ng Valir. Tapos, which is PNK naman, pwede nilang i-first pick. Pero, on the other side, buti na lang kamo. Hindi kinuha ng Kingpins yung PNK. Dahil kung hindi, baka silang nawala ng PNK. Tapos, sinamahan pa agad ng isa namang Hanzo on the first three rounds. So, alam naman natin, hindi naman siya masyadong high priority pick. Pero, para sa kanila, pinrioritize nila. So, medyo na dito, kakaibang panlasa dito for Sana Mapasok. Although, good siya para sa side ng Kingpins kasi nakukuha nila yung mga gusto nilang kuharin na heroes. Kumbaga, nakukompleto nila yung binivisualize nila na lineup para sa kanila. Yan, ako po. Tama kayo dyan. By the way, nga pala mga best you up, habang naghihintay pa tayo ng update sa ating draft, we would like to remind you, 500 shares or every 500 shares will be given out 500 diamonds each. Diamonds. Yan. Shoutout nga po pala sa mama ko na every time natatapos ang magsalita, nagsasalita din. So, hindi ko na alam kung sino sa inyong dalawa yung kakausapin ko. May kaano si Chantel, may katandem si Chantel. Oo, sabi ko, ba't parang may pumupulong sa gilid? Sino ba yun? Eh, si mama pala nagsasalita. Yung nasa kaliwang side ko kasi siya, nasa kaliwang side lang nakasuot yung headset ko. So, hindi ko siya masyadong naririnig. Para lang may bumubulong sa background. Nasasagot lang. Anyways, true, shoutout kay Elgin Viola. Ayan, shoutout sa'yo, Fuji. Ayan, mga best you up. So, 500 shares, 500 diamonds tayo. Pero dapat sharer kayo. And question and answer na yung giveaway style natin. So, nagkakaroon na ng connections tayo with the viewers. Ng interaction. So, ano yung mga tinanong nyo kahapon? Mga ulti lang, ulti. Ganun. Ulti lang. Mahala na kayo. Bahala kailangan, naka-ready na. Kumbaga sa ibang laro, dapat naka-macro kayo. Automatic. Automatic yan.
Pero copy-paste na dapat. Sinabihan ko na sila kahapon. Sinabihan ko sila kahapon na dapat nag-review na sila magdamag. Total, wala silang gagawin sa bahay. Reviewin nila yung mga skill para mamaya, di ba? Rekta sagot-sagot na lang sila. Oo. Ang malupit niyan kung meron naka-ready sa notepad. May mga control F, no? Oh, nakasulat na, no? Ito, ulti ni Hanzo. Tapos copy-paste na lang. Naku, mas maganda pa rin manalo, guys, na hindi na nadahin. Dahil joke lang. Ano tawag sa unang TikTok ni Zeus? Ano bang unang TikTok? ngayon lang. Kanina. Like, ano, before we start, 10 minutes ago pa lang yun. Pananoorin ko. Tingnan natin ang ano yan. Na, basic lang yun. Nahiya na nga ako eh. Eto na. Sa page mo ba? Hindi. Sa ano lang. Sa profile lang. Alam mo naman. Uy, eto na. Taray, tatla din ha. Lagi tayo sabay-sabay sumayaw ha. Uy, galing! Oh! Dapat may dila-dila ka din, tsaka may pikit-pikit. Ganun dapat yung mga ano. Naniniges pala yung, ano, yung mukha no, pag sumasayo ng gigigil. Parang ganun ako sumayo. Tapos hirap pala kontrolin yung may facial expression na kasama. Hirap pala, kala ko madali lang. Galing-galing. Guys, TikTok nga pala ni Zeus at Francer Zeus. Yan. Alam niyo na po yung mga kailangan niyo ano. Alam niyo na po yung mga kailangan hanapin ng mga TikTok. So, alik ka pala kay ano? Sino nga yun? Kay Young Pili Asuncion. Tapos yung talaga sabi kay Crown, galingan niya may red horse siya sa akin. Uy! Alak na ang sakalit. Uy! Napakalupit. Sana holes! Tino mo si Popeye God. Napasana all na rin talaga. Popeye God, aka Alak God. Ayun, ako po. Shoutout sa mga Alak Lordes dyan na uhaw na uhaw na. Dito hindi pa natatanggal yung ano eh, liquor ban, pero sa ibang lugar meron na naman na halos. So drink responsibly mga tropa. Ayan, magkakasama-sama din tayo sa Alak. Pero heto na, game number one mga Bestie Wap. Sana makapasok versus Kingpins. Palala lang namin to for Sana makapasok. Sorry, I'm Thin for Valir. Mark Su naman dito for PNK. Demon Cutie for Hanzo. Mitch for Lunox. Oh, nakapasok palang Lunox dito ha. And Dekufra for Lancy. Ito naman sa ating red side ng King Kingpins Crown ang gagamitin dito ng Tamos. Crown naman para sa isang Esmeralda. Medyo mali yun ha. Gak! Ang gagamitin ni Yo. Match naman para sa isang Lilia and 619 for this Roger. Shout ka pala kay Sharifel. Ayan. Shout sa mga tropa natin dyan. So for sana mapasok dito, meron tayong Demon Cutie, mga kaibigan na first blood dito ng Kingpin. So, meron kasi nga Lilia din dito ang kanilang team. So, instant first agad for them. And the crack for the lineup, malaking factor agad. Si Lancy dito ay mabibigyan din. That's going to be a early 2-0 for Team Kingpin. Grabe mga bestie up. So, magandang simula to for Kingpin. Pero tulad nga sinabi natin, medyo roller coaster road ang sana makapasok. So, napakahirap ipredict niya, especially sa early hanggang mag-late game. Pero eto, yung buff has been secured dito ni Hanzo, feeling ko, or hindi. Kinai Roger ba? Ay, hindi, kinain ni Hanzo. Yun na, natunaw na. Nakain na. So, ano to ha? Parang yung isang beses, napanood din natin na parang sinasabi natin na calculated yata yung pagkamatay na Hanzo. Kasi pagkabuhay niya, meron pa ring buff or saktong-sakto yung pagkaano nung ano. Anyways, guys, kita natin dito sa middle lane side. Double mage setup pala dito ang gagawin ng sana mapasok. So, burst kung burst, kumbaga, para sa kanilang team. Oo, tama ka dyan. So, for this... for PNK siguro magiging hit. Eh, hindi rin natin sasabi magiging DPS hit damage to. Kasi naka-tank emblem siya. Pero pwede yung aso. Ito on the other side. Si Lancy dito mga bestie up. Ayun, nadali naman sa bottom lane. Grabe, wala nga naman dadaanan kahit saan pumunta. Eh, matik yata. Happy bowlers na si Kuya Lancy dun. Cooldown din kasi ang kanyang flicker. So, that's the reason why. Yes, yes. Kita natin dito si Demon Cutie. Aggressive agad mga bestie up. Dahil dyan wala nang buhay si Crown. At ano ba nangyayari yun? Si Sorrentine hinahabol pero bakbakan ng mga ano natin dito. Napatay ang isang Tam. Shout nga pala kay Rayo Yabo. Saan po kita naging classmate? Di po ako madaldal nung nag-aaral pa ako. Rayo Yabo. Kaya doon ako naging classmate kasi madaldal ako sa classroom. Saan po kita naging classmate? Di kita maalala. Sorry! Yan, sa Las Piñas po ako nag-elementary high school. Tapos sa Laguna na po ako lumaki. Nakalambutik. Tahimik ka talaga nung anong nasa classroom ka nun? Oo, tahimik lang ako. Tapos ngayon sa classroom. Nag-best in conduct pa ako dati. Ano akala mo sa akin? Bargas agad doon pinanganak. Kawawa naman yung nanay ko. Okay, kala ko si Shanti yung mga medyo, ano, yung medyo madaldal na kaklase na ano, na... Na madaldal yun, nadaldal. Pero tahimik pala si Shanti, kaya pala. Sayang, okay, Rayo Yabo, hindi ka legit. Hindi ka legit na klase.
Mga bestie, pero eto na mga kaibigan, si Majo dito sa bottom lane. Ginamit na niya ang kanyang black shoes, so there's no way to escape pa kung mahahabol siya kung sakasakali. Pero for the middle lane, mga besties, grabe, lalim din ang pinuntahan ng Kingpins dito. Ah. Wala pa naman, first turn of our game is still up, so medyo... medyo ano ngayon dito, no? Para sa dalawang teams natin, hindi pa ganun kasolid yung rotation na nakikita natin kasi... feeling ko malaking factor dito si Hanzo. Ang bilis, ang laki niyang makapanggulo sa initial rotation kasi kailangan siyang hanapin at sugurin kung saan man siya nagtatago. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin dito, nice huli para sa ating Kufra. Dahil dyan pati dito si Majo, ginamit dito ang Contract Infernic Crown kasi naiwan lang din naman Demon Cutie sumama pa sa ating bakbakan at plus si Kuya Yo natin dito. 3 against 0 dito in favor. Sana makapasok. Grabe, sakit agad ni Demon Cutie. Grabe nga yun, mga kaibigan. Parang ano to, physical damage na burst. Parang mage na asa, mage physical talaga ang mga assassin, mga besties. Grabe, kung bumigay ng damage. Tapos meron pang ano to ha, meron pang Lunox to. So, maganda nga ang ano dito, damage output ng ano. Sana makapasok. Ang pinaproblema lang, malalambot sila. So, Valir, daling patayin. Si Demon Cutie, madali din patayin. Mas oras na makita nila. So, medyo wala pala sila dito. Oo, fighter, nga. Kumbaga. Ang ano nila dito, ang kalaban dito na sana makapasok kapag ka nagbigay na ng damage si Roger. So far kasi 0-0-0, so ibig sabihin hindi siya sumasama sa team fight. Hindi siya nag-a-attempt. Actually, makipag-clash. Grabe si Yo doon. Alam ko nasaan. Nagtatago si paring Demon Cutie natin. Pero anyways, mga kaibigan, dahil doon si Demon Cutie wala nang buhay dito, pero Majo lang naman napilitan agad mag-black shoes para sa kanya, and Demon Cutie napatay na ng Kingpins. Yo, kamuntikan rin. Pero Lance dito ang mabibigyan. And that is it for 5 got score. Parating na din si Kram, naka-ready with Falling Storm para flicker out for Sorry I'm Thin sa kanyang Valir. Tama ka dyan, pero hindi pa rin tuloy ang, hindi pa rin tapos ang boxing, mga besties. Dito si Mitch sa ilalim ng torre, pero grabe, 619 and Cram combination with the Yo on the front. Eto, nako-corner na yata si Mitch, pinasok pero may light orb, mga besties. Tatakas flicker, sinabay na din Sorry I'm Thin, tinamaan ng first kill 619, but it's not sufficient. Tower na lang for Kingpins daw. Medyo mahirap patayin nga naman ang isang Lunox, especially merong siya. Oy, naku, yatap. Uy, may buhay pa. Uy, medyo pa. Nahiya din yung aso. Oh, medyo nahiya. Tumawal yung aso kagad sa ibang bahay, guys. Naramdaman niya na nasa ibang gate na siya. Bakit? Pero anyways, habang nangyayari yun, si PNK pala gumagawa ng objectives dito for sana makapasok. Oh. Kamuntikan pa niya mapatay ang Tamus. So, ito yung mga ano, ito yung mga kailangan natin bantayan naman for sana makapasok. Pero anyways, ito, 619 na napatay dito ni Demon Cutie with this... Pangalito, Hanzo. Mm-hmm, tama ka dyan. At heto na, mga kaibigan, si Kram dito, together with Joe as well, pero nag-light orb, naka-add si Lunox. Naku po, pero ayaw pa muna. Disengage muna, 5-5 ang ating score. 6-minute game time pa lang naman tayo. Second turtle of our game pa lang to, kung sakasakali. So, pero heto na, naku po, wild charge, matik agad, gat-gat sana sa aso. Pero nice push dito, coming from Valir, and another one crown has been taken down. Mukhang madadamay din yata dito. Wala nang iba, takbuhan lahat. Naku po, grabe naku naman. Naku po si Krom dito. Against 3, pero comment doon kay Vali. Saktong-sakto, patay sana yung players confirm. Sana makapasok, pero dahil... Oh, yo! What's up, yo? Naiwan dito si Kuya Lancy natin na sana makapasok. Napilitan tuloy mag-flicker out. Medyo malalim na yun para sa kanila. Pero tingnan natin kung mapapatay pa siya dito. Bouncing ball para sa kanya. Nandito lang din naman si Sora M10 na sinusundo siya para sa kanyang kakampi. Yo, naku po. Grabe naman, mga best. Two up din yung Kufre. Napakatagal ng airtime niya dun, ha? Totoo natok sa kanya, hindi man lang siya mapatay-patay sa asakali. And for this, comment nga doon sa Valir, nice push, muntik nang makapasok sa backlanes nila si ano, si Roger, kung nagkataon, buti na lang na itulak niya palayo, mga besties. And the forking, sana makapasok, tower lang din muna, objective second push nila dito sa bottom lane, habang on the other side, dalawa na rin naman nababasag. Second third deal of our game, nakuha na rin po na sana makapasok. Maganda, maganda yung pinapakita dito na sana mapapasok. Item check nga tayo saglit ng isang mabilis. Direct Popeye. Top 4 para sa ating laban. Wow, 4.8k gold para dito sa isang Hanzo ng team sana mapapasok. So, ibig sabihin talagang maganda yung pagpa-farm at grabe rotation na binigay para sa kanya. Regardless kung nasa bottom lane man siya. At damage is real. Mga kaibigan, killing spree pa para sa kanya. Considering na isang Tamus ang kanyang napatay doon. Usually, sinasabi natin self-sustaining ang isang Tamos, pero for that matter, kita natin na nanlambot yung tuhod ni paring Crown. Parang hindi rin ata akalain ni Crown na kaya siyang i-burst ng ganun. Ang dami niya pang buhay eh.
Masa 1/4 pa yung natitira pero isang combo lang ni Hanzok. Tabi din. So, pero kung kalkulado ni Crown na mabubuhay siya doon, talagang baka gagamit na ng skill yun. Pero hindi umimik eh. Pero eto na. Naku po, pasok dito si Crown mga best of light or para kay Lunox. Pero ayun lang, si PNK dito nangangat-ngat sa kabilang banda si Crown. Pero ito, 619. Aso sa aso daw yata. Pero hindi. Ibang nakita niya dito. Naku, hayaan na natin yun. Pero kalipat dito sa middle lane. Si Crown patay na. Si Crown dito naman. Naku po, lalaban with his teammates Mark Subet. No, it's a double kill para kay Valir. Ito na ulit. Bumalik na si Roger. Mukhang pangit yung target doon sa kabilang banda. Dito lang. Oh, naku. So yun. Naku, bakit yun na, napatay niya si Yaro dito. Napatay niya yung Valir mga beso. Pero buhay pa rin dito si Demon Cutie. Kanina nakita niya na. Pero anyways, ito na. Bouncing ball against four mga kaibigan. Ayun na. Napatay din. So parang 619 natin dito ng Team Kingpins. Oh. Alive factor talaga ni PNK, no? Oh. Kanina wala na siya buhay. Pero may front kasi para sa kanya. So hindi siya umaalis pagdating sa team fight. Patingin, naka-omas na to. Malamang. Feeling ko naka-omas na talaga siya. Ay, hindi. Pero grabe yung crowd control niya. Medyo na ano tayo din. Habi na sanay tayo na nag-omas for this PNK. Hindi siya bumili ng mask na may additional na stun. Oo, dumiretso na agad siya sa cursed helmet. Siguro may factor din para continuous yung damage na kanya aso. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin dito. That is the Lunox agad. Pero nice setup coming from mga Kufra. Talagang kinounter niya dito yung aggressiveness na ginagawa na isang Grok ng Kingpins. Parang na ano sila dun, tameme sila. May dumating na Kufra sa likod eh. Pero eto na, nakupo si Demon Cutie with his shadow. Pero disengage. Hindi! Grabe, akala ko hindi niya tutuloy. But still a kill, mga kaibigan. Napaka long range shot ng ginawa dun. Demon Cutie nasa top lane pero pumatay sa middle lane ng isang tank hero from Kingpins mga besties. 14-7 ang ating score, 9 minute game time. Wala pa namang tier 3 tower dito so far, kaya pang depensan to ng Kingpins. Pero forecast sana makapasok. Napakalupit ng ano dito ng pinapakita nilang damage. Kina-counter nila eh. Kina-counter nila kung bagay yung ginagawa dito ng Kingpins. Kanina nag-aggressive na mag-zone out si Yo. Pero si Lancy, sinalubong naman niya ng dalawang magandang setup player. Uh-huh. Dalawin na setup niya na maganda. Pero anyways, top lane side natin si Sorry I've seen comment din with his Valir. Sobrang on point lagi yung kanya mga bitaw ng Sirinteret dito. Kaya hindi din nakakapasok from time to time ang Kingpins. Pero ito na si Lancy para sa kanyang face check. Pero disengage lang din naman para sa kanila. More on objectives ang gagawin dito na sana makapasok. As much as possible, clear na lahat ng minion wave. Go for a turret. That's it. Pagka may pwedeng setupan, let's go. Kita natin dito si Lancy. Pumasok na ulit Tyrant's Rage. Mga kaibigan, patay dito si Esmeralda. Wala nagad damage for Kingpins dito. Pero 619, ginamit ang kanyang wolf form. Napilitan si Crown dito na mag-ulti. Kaso tira natin dito, nakita lang din naman ni paring Lancy natin. Grabe mag-zone out dito at merong immortality. Mark Su, wala ng buhay. Tatakas dito ang sana makapasok. Pero minus 1 para dito sa Kingpins. Exactly. Sa tinagal-tagal ng hinaba-haba ng position, isa lang pala mapapatay doon mga best up. And at least nakita natin na yung damage output for Kingpins is real na rin. Kayang-kaya nang pumalag dito ni Roger kung sakasakali. Nakapasok lang siya sa napakaraming stack ng heroes kanina nang sana makapasok. Pero kung sakasakaling free hitter siya dito, maka-free siya dito, sure will may mapapatay na rin to ang Kingpins mga best up. Napakaganda. And for sana makapasok, ito yung burst hero lineup na pinapakita nila sa atin. Napaka-solid talaga mga besties. Oo, na kompleto, no? Single damage, may single damager sila mage. Tapos meron silang PNK dito na may damage din. Tapos pwede pang zone yung aso niya. 57 natin score, 11 minutes and 40 seconds in third game time for Lancy dito. Na kitang-kita natin yung pang-protect niya. Kanina galing siya, nag-turret dive siya para mapatay yung Esmeralda. Tapos na nakita niya yung Roger, automatic nilapitan niya yung mga carries niya. Pero ito na naman ang magandang set coming from Lancy. Ito na si Roger, hindi na makatakas pa. Fish kill yung kill para sa kanyang Lunox. Isama pa natin si Kuya Yo natin dito, which is a tank ng Kingpins mga beso. Mahipilitan tumakas dito, pero Rilia with the damage lang naman. Crown pumasok na, pero nga lang stop lang naman dito coming from the Kufra. Pumasok dito si Crown. Shutdown ang isang Kufra and patay din with a triple kill dito si paring Crown. Grabe naman. Well commended para sa akin doon yung pasok ni Crown mga besties, which is Tams na siya na sumalulat. Dahil doon sa pagpasok niya doon sa stack ng mga sana makapasok, nakapasok na rin tuloy si si Crown dito. Pero yun nga lang, muntik na madamay doon. Naupo si Esmeralda, tinirahan ng walang buhay halos kung sakasakali na ito na. Oh, feel ko dito for Kingpins ang taas ng potential nila. Mm-hmm. Nabalik na rin yung sitwasyon ngayon. Yes, lamang dito yung sana makapasok in terms of gold pati sa objectives. Pero isang magandang pasok lang from them. Kita nyo naman kayang
wipe out actually dito ng Kingpins. Yung kanilang kalaban na team, Middle Internet, nasira na rin nila. Demon QT dito. Yun pala yung medyo crucial dito for sana makapasok. Kapag super late tumating nung Hanzo, kulang sila sa damage. Tapos, yung dumating na si Hanzo, automatic, hindi niya mabibigay yung full percent niya na pag-aagre against Kingpins. Oo, kaya nga mga best of. So, kailangan dito, timing lang din or on point din ang pag-backup ni Demon Cutie. Kasi kinakapos lang din sila sa damage eh. After mag-provide ng damage din ni Valir, ni Mitch, ni Lunox, kailangan nila ng DPS. So, that's the perfect time para pumasok o dumating na dapat yung damage output na hinihintay kay Hanzo. Pero, eto na, sa Lord Macomb po, magbabakbakan niya ata. Pasok in para si Kram, pero si Lancy dun. Una nang agad, naging casualty. Dali pa yata, mga pre, dito si Mark Su, nadamay ng stun coming from Lord. Pero look at this fight, na po, napakatagal ng team fight. Yun, si Crown with a monster kill para ay Demon QT. 2-for-1 trade na tayo. Na-shutdown lang din naman, mga kaibigan, si Kuya Demon QT dito. Pero tuloy pa din ang boxing. Mitch will go down as well. Mark Su, wala nang buhay, pero nice stand dito kay Majo sa ilalim ng Torres. Si 619 makulit. Naku po, grabe. Ang side 619 dito. Ito yung sinasabi natin, guys. Kapag ka hindi sakto yung pasok mo, sana makapasok. Parang ano yun, naging redundant. Medyo magkakaroon ng problema. And for that kind of clash, ang laking bagay nung Lord. Kasi napaangat yung dalawang players na nga sana makapasok. Kumbaga naging nasa threat, no? Naging disadvantage para sa kanila kasi parang nag-set yung Lord para dito sa Kingpins para magkaroon sila ng magandang team fight. So for sana mapasok dito kapag ka nauunang napapatay dito yung kanilang Kufra, parang nga medyo mahirap na agad kasi wala silang pagkukuhaan talaga ng good setup play. Literally parang binabato na lang nila yung skill nila dito para palayuin yung mga kalaban nila. Unlike for this Kingpin squad, meron silang literal na free hitter na masakit. At ito yung Roger. Kaya nga, tama ka rin dyan. And for this game mark, mga game time, 15 minutes for a Mobile Legend game. Eh, halos parang late game na rin to. At this time, masabi natin na for the late game stage, dun nga lang nawawala ang potential na sana makapasok pa. Pero sa early, without a doubt, mga best swap lamang na lamang sana makapasok ng early stage ng game. But, well, this is Kingpins at meron tayong nakikita ang comeback potential sa kanila because of the DPS damage output coming from Roger. Other than that, wala namang ganun for sana makapasok. Pero eto na, si Lancy dito, mga best swap sa top lane, ganun din. Naku po, pinipressure lang nila, iba-ibang lanes. Pero si Lancy talagang tuluyan ang namatay dito sa middle lane. Si Crown din, pinasok na lang din. Pero flicker out, okay na yata yun. Pero yung aso, grabe, ML na ML, oo. Oh. Oh, grabe nga dito yung pinapakita ng Kingpins, mga kaibigan, at dahil dyan sila ang inhibitor turret dito. Na nga, sana mapasok 15-18 na ating score, pero pagdating sa objectives, guys, lamang na lamang dito ang Kingpins para sa ating laban in terms of golden. Lumalaki na at si Crown dito, meron na nga Queen's Wing, so malaking bagay na agad yun for him if ever nalalapitan siya dito. Pero kita natin, pinilit at pinasok talaga dito ng Kingpins ang Torre pa na another one na sana makapasok para sa ating laban ngayon. So minus-minus na agad kasi nga si Kram dito nahuli. Pero makakatakas pa rin si Demon Cutie naman dito with that firepower, mga Beswap. Patay dito si Esmeralda. Isama mo pa ang isang Grak na nawala ng immortality, pero makakatakas din. Pero malaking bagay na mawala ng immortality yung tank. Exactly. Yun na lang din ang halos ang ano eh. Ang pinaka nag-hold ng game kung sakasakali. Item check nga tayo for this Hanzo. Napasakit naman ang damage niya. Okay, kaya pala BOD, ano na. BOD lahat, at saka Heptasis. Heptasis, lahat ng ano, lahat ng damage, lahat ng slots niya, binuhos niya sa item, I mean sa damage. So, pwede dito yung sapatos, baka palitan niya pa rin to ng additional BOD pa, baka sakit na niyan lalo sa asakali. Tapos di na lalabas ng base, no? Oo, tama ka dyan. Actually, yung corrosion ginamit niya para may slow agad. Pero anyways, mga kaibigan, patay dito si Majo, 2-man down for the side of Kingpin. So, for sana mapasok, perfect timing to para sa nila. Nasirain dito yung mid lane inhibitor turret. Tapos yung top lane nila, mas maganda kung meron mag-aangat. Kasi nakaangat yung flow dito ng Kingpins. Kasi nakasira sila ng dalawang inhibitor turret. Tsaka yung Roger nandun. Pwedeng-pwedeng niyang i-push yan from time to time kapag ka hindi papansin dito na sana mapasok. Pero kita natin na si... Okay, nandito na ang dalawang players coming from sana mapasok, magde-defend niya, nakatago dito si Isaac Swag. Oh! Ang sakit, mga Beswap, na ulti na agad. Demon Duty dito, napatay. Nako, eto na yata ang grabbing abangers play para sa ating Roger natin. Sorry, I'm team dito, napilito na agad mag-flicker out. Pero eto na ang ating Wolf na double kill para sa kanya.
Whoop, ito na wild charge naman din mga kaibigan. Napatay na 619 pero lalaban but it's a shutdown together with Joe as well. Naku po, dalawa ang naging trade ba dito? Medyo risk. A 2-4-2 trade lang din pala mga besties. Grock and Roger has been taken down. On the other side, Demon Cutie tsaka Sorry I'm Teen din ang napatay. So 3-on-3 if ever mga besties. Pero grabe ha, ako nabilib ako sa damage output ni Roger. Nakaya niya na palang sumulukin lang ganun. Dalawa yung dumaan sa harap niya pero binaysikan niya lang yung ano, Hanzo, grabe. Item check na rin tayo sa Roger na yun. Tingnan natin na mamaya, eto na, mga kaibigan, si Crown pumasok na naman pero tinira sila ng Tori dito. Problema for Kingpins pala guys, namatay din yung Grock nila, so sayang yung trade dun sa pagkapatay ng Grock. Possible na sana na tower lock. Pero for the Roger guys, almost same, endless battle lang nga pinakaiba dito at meron siyang immortality kaya pinasok niya kanina si Hanzo. Kasi alam niya na regardless, pwede siyang tumakas if ever, pwede siyang lumife still. Oo. Tama yun. At sa nakita ko din dito, tama, parehas nga sila ng item. So for this, unahan na lang pala sila dito makabitaw ng damage. Kasi for sure, kung napatay ni Roger yan si Hanzo, kaya din yung patayin si Hanzo. I mean, ni Hanzo si Roger for sure. Kasi halos parehas ng damage output din. So unahan lang sila sakasakali. Pero well, for that, nauna si Roger, grabe. Burado talaga nagtago sa bush eh. Parang hindi na face check kanina na sana mapasok. Pero anyways guys, 23-70 natin score. In terms of objective, laman dito ang Kingpins. Tapos sa malaking bagay kanina yung pinakita ng damage dito ng Roger. So for the Lancelot, possible dito. For the Kufra, ang pinakamagandang kuhanin niya dito or hulihin niya is the Roger. Hayaan na muna niya yung iba. Oh, Roger, yung Roger yan. Kasi dito, pagka ngumatngat, mahirap agad para sa nilang team. Exactly. Roger lang yan muna so far. Tapos, tsaka ano nila problema yun si Esmeralda and ano, and Thumbs kung sakasakali. Pero, eto na, kumukuha ng Lord dito ang Kingpins. Wala pa naman masyadong damage at nireset na lang din. I think that's a bait Lord lang muna mga bestie. Aperto si Demon Cutie. Nagamit na agad ng kanyang ulti pero disengage mga pre. Si Yo dito, zone out. Si Crown naman sa kabilang banda na stun. Naku, grabe din ang kulitan. Si Mark Su, half-life na lang din pala halos ha. Pag titignan natin dito yung ano, yung player, I mean yung pag nagpo-poke dito yung mga players natin, wala na talaga masyadong damage actually yung mga ibang players din. May kita natin na nag-ano dito yung mga si pangalan nito, si Roger at saka yung Hanzo. Pero anyways mga kaibigan, Falling Star man dito for the Esmeralda, pero nice set para sa ating Kufra. Crown dito wala na buhay, may pilat ng tumakas doon. Pero si Lance na wala ng immortality at saktong-sakto ang pagkakapsabog ng shadow energy dito ni parang Majo natin ng Kingpins. Babawi yata mga kaibigan, sana makapasok. Ayun na nga, si Majo hindi man lang pinagamit ng Black Shoes or nagamit na pala mga bestie wap. Ito pa si Demon Cutie, napatay lang din mga bestie wap. 2-4-1 trade tayo, takbuhan ang sana makapasok, trying to escape from that engagement. Pero heto na, wolf form para kay 619. Ako na yatang hinahanap yun, si Grock natanggal ng immortality. 619, grabe na burst dito coming from Lunox. Si Lunox dun coming from behind naman, makaka-triple kill pa yata mga bestie weapon. That might be it. Hindi, may Winter Truncheon, another one, kapang triple kill. Ay, nga pwede triple pa triple kill mag-minia. Kaya Ate Mitch natin, saktong-sakto yung pagkakaano niya doon. For Kingpins, medyo na sobra lang sila na nga pagiging aggressive doon. Pwede sana na hindi na nila pinilit pa na mag-engage ito at teamfight. No, na meron pang ibang players coming from sana mapasok. Dahil dyan, bakbakan na natin mga mages. Patay lang din naman dito si parang Lunox natin. So, nice ano sa kanya. Alam niya na ganun yung magiging damage niya against sa Lunox. Kaya diniretso na nila agad. Pero minions dito na nga sana mapasok sa bottom lane side. Nakasira ng Tori against Kingpins. Oo. But for that, I think sayang yung ano, yung time na buhay sana yung ano, Lunox, baka nasasakaling nakuha niya yung buff. Ever di siya na, di niya halos binuhos lahat doon. Hindi niya siguro na-calculate na kakayanin siya ng Esmeralda ng ganong kadali, no? Ang nahirapan siya. Isang talon, no? Oo, isang talon, tas isang skill, ubos agad yung buhay. Naging shield agad lahat, tas automatic pagkabawi ng shield, patay na. Patay so, comment dito for the Esmeralda, now at 636 KDA for the team, and comment din kaya Mitch actually, kasi kita natin yung possible na maging finisher play para sa kanya. Naka-triple kill siya kanina against Kingpins. Kaya nga. At 27-21 ang ating score dito mga besties. Second Lord. Kinukuha na dito. Sinusubukan kunin ng Kingpins. Can we check that one out direct ang third Lord natin? Ayan. Half-life. So, feeling ko hindi na yata ko-contest dito. Even Kufra na harangan na.
Oo, mahirap na for them. Pero anyway, si Lancy dito, Mamba out na agad against the players of Kingpins. Medyo mahirap agad yon for sana mapasok kapag yung tank ang kanilang nakuha. Ayan, correction pala na sana kasi ako parang ate kasi yung Mitch. Kaya nasabi natin na ate Mitch. Baka pangalan to ng girlfriend ng player na sana mapasok. Ayan, shout nga po pala kung sino po ang pangalan. I mean, ang tao nagtatago sa pangalang Mitch. Yun, kasi dati yung IGN ito, Mitchico lata eh. Itong ano. Nang sana mapasok. Oh, siya nga pala si Michi Coles. Oh, tama Michi. Tama para dito sa sana mapasok. 27-21 natin score. Second Lord is now on the side of Kingpin sa may middle lane side natin. For sana mapasok, isang magandang setup play lang coming from Lancia as much as possible kung sino pwedeng i-hold nila para hindi magbigay ng damage dito for Kingpins. Pero anyways, kita naman natin napakasakit na ng Lilia dito ng Kingpins ngayong laro natin. Nagamit na agad ang Black Shots dito ng Lilia. So factor na agad yun for sana mapasok. And Lord nandun sa middle lane, nagpo-push lang din naman habang sinisira dito ng Kingpins ang Torres sa bottom lane side. Wasak ang all three turtles ay turrets dito mga base top. So kapit lang sa cellphone. Sana makapasok trying to defend. Pero si Mark Su doon napatay lang din sa kabilang banda. Another team fight din. 619 ayun si Demon Cutie sa unahan. Naku po nakikipaglaban kay Majo. Double kill. Baka mag triple kill pa yata mga bestie wap. Demon Cutie is on fire mga besties. Another one. Nice setup play naman dito para Elancy. This might be a maniac pero no. Nakuha ni Mitch mga besties. Pang wipe out na yata. Hindi. May immortality. Initiate retreat daw. Defense muna. Nako. Ganda muna. Na nga ginawa dito ng ano ng sana mapasok kapag may opportunity na patayin. Hinahabol talaga nila. Mm-hmm. Yun din kinagandahan talaga sa ano no. Sa Hanzo. Kapag once na hinabol mo tapos tumatakbo na siya. Parang no way out na para dun sa hinahabol niya kasi hindi siya mapapalagan eh, hindi siya mababawian kasi sobrang layo na niya. Oh. Kumbaga takbo lang siya ng takbo para sa kanyang player, I mean para sa kanyang hero. But anyways, walang for this sana mapasok squad, ang ganda ng ginawa din doon ni Lancy kasi na-delay dito si Tam so hindi na siya nakapag-ano. Pero for your Kingpins naman sila ang lamang in terms of minion wave sa ating top and bot. But anyways, patay dito si Demon Cutie. Nadali mga bestie of Lancy dito mukhang madadamay na rin. Naiwan against 4 at buhay na mga players dito ng Kingpins na walang pa ng immortality and one man down again for sana mapasok. Grabe mga bestie, punong-puno ng shield naman din dito si Kram. Pero it's fine, at least nakakuha silang 30 tower, okay lang yun. Ang pinaka-crucial lang dito ba, ma-rekta sila kung sakasakali. Buti lang, hindi pa sumasama din si Roger mga bestie wap. And at least maiitabla nila yung wave ng minion sa middle lane. Good sacrifice na nga yun sa dalawang hero ng sana makapasok. Pero yun nga lang, that's the question. Kaya-kayang depensan to ng tatlong members. Nang saan na makapasok. Ito ooh, ang sakit ng Lilia mga beso. Wag with a wild charge dito para sa ating Drac. Wala ng buhay dito ang players come from sana makapasok. And mukhang this is it for game number 1. Congratulations to Kingpins. Grabe naman mga kaibigan. Tulad ng tinanong ko palang kanina na kung madedepensa na sana makapasok pero hindi na rin pala talaga. So for that, hindi worth it yung naging trade na bumasag o nagpakamatay yung dalawa para lang makabasag sila ng tier 3 tower sa middle lane. Kasi sila din ang nagsuffer. Yes, nabasag nila yung tier 3 sa middle lane. Kaso, parang hindi ready sila. Yung ano, hindi ready yung depensa nila kumbaga. Mm-hmm. Kasi nakangat din yung minion wave kanina ng ano eh. Nakangat din yung minion wave ng Kingpins kanina sa top chabot habang sinisira yung mid. So anyways, mga best swap, ang ganda ng pinakita ng laban.